ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Martes tayo ng buwan ng Marso at nasa Martes tayo ng ikatlong linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At isama rin natin ang ating sa ating misa ang intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang awa at habag ng Diyos ay dakila at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, kaya tayo ay kanyang iniligtas. Tayo ay pinapatawad ng ating mga kasalanan. Dapat rin tayong handang magpatawad sa ating kapwa. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi namumuhay sa matuwid, hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos, at tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kaganahang loob na nagpagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang papkupkup sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaak na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi kaya ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dabing dagat.
Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna. Ngayon, walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa. Nasusunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo. Sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Puon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. Ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayo'y matagos, alinang balik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Hinikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kahit ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nang makaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Martes tayo ng 30 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno, ang pinakasentrong pagdiriwang sa ating simbahan. At ngayon ay unang Martes din ng buwan ng Marso. Ang tema po sa ating mga pagbasa ngayon ay ang awa at ang patawad. Sa English pa ay mercy and forgiveness. Pero dahil ang ating mga pagbasa, ang lumang tipan ay sa Hebreo at sa bagong tipan ay sa Koinokon na Griego. Sa Hebreo po, ang awa at ang pagpapatawad ay rachamen li salach. Rachamen, awa. Yung la ay at salach ay pagpapatawad. Nasa kuinoko naman na Griego, Elios ki asimil si kakia. Nasa Latin, misericordia et remissionem.
sa ating salita, awa at pagpapatawad. Awa at pagpapatawad, isa sa mga mithiin na dakila sa ating pagiging Kristiyano na nagpapahayag ng tunay na pananalig sa Diyos. Nagsasaksi sa ating panampalataya sa Kanya na Diyos na puspos ng awa at may dakilang pag-ibig sa atin. Dahil siya'y may dakilang awa at dahil ang Kanyang pag-ibig sa atin ay hindi nagmamaliw, pinakailangan rin na tayo'y magpahayag ng ating awa o habag sa ating kapwa. At upang ito'y ating magawa, dahil lahat po tayo'y mga marupok, mga mahina, mga makasalanan, handa po tayong magpatawad sa isa't isa. Sa aklat ni Daniel, sa ating unang pagbasa, napahayag po ang awa ng Diyos na kung saan yung mga kasama ni Azarias ay inilagay sa pugon ng apoy. Ngunit habang sila'y naroon, nalangin si Azarias na alalahanin ng Diyos ang kanyang tipan, ang kanyang pangako, ang kanyang habag na ipinapahayag niya mula kay Abraham hanggang kay Moises at lahat sa kanila. At ang Panginoong Diyos naman, kung ating tingnan ang nangyari sa itong ina Azarias at iba pa, ay naligtas. Dahil ang Diyos ay Diyos ng awa at ang Diyos ay mapagpatawad. Dahil dito, iniligtas sila ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 18, versos 21 hanggang 35, sinasabi ng ating Panginoon sa versyo 35 na ang kung tayo ay magpapatawad ng ating kapwa, patatawarin tayo ng ating Ama. Sapagkat hindi lang 7 ulit at hindi na tayo pwedeng magpatawad sa ating kapwa, ang sinabi ng ating Panginoong Isos, 70 ulit nito, na ibig sabihin, wala pong katapusan na handa tayong magpatawad sa isa't isa. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay natulad niya sa isang talinghaga ng isang hari na mayroong alipin na nakautang sa kanya. At itong alipin na ito ay napakalaki ang kanyang utang na hindi niya kayang bayaran, kaya ipagbili na siya kanyang asawa o buong pamilya, ang kanyang mga aririan, iba pa, upang makabayad sa utang. Ngunit itong taong ito na pinatawad ng hari, hindi nakapagpatawad sa isang tao na may maliit na utang. Samantala siya, ang laki ng utang niya, pinatawad siya. Kaya pinarusahan siya at sabi ng Panginoon, tayo'y pinatawad na ng Diyos. At yun ang patakaran ng kaharian ng Diyos. Na handa po tayong magpatawad sa ating kapwa sapagkat pinatawad tayo ng Diyos. At ang ating ginagawa na mga kasalanan sa Panginoon Diyos, napakabigat na. Binayaran ng ating Panginoong Nazareno ang lahat sa kanyang buhay, sa kanyang papakasakit sa krus, ang ating lahat ng ginagawa sa buhay. Handa rin dapat tayo magpatawad sa ating kapwa. Ngayong panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos at bahagi ng pagbabalik loob, handa tayong magpatawad sa isa't isa. Wala naman pong tao na perpekto. Lahat po tayo mga makasalanan. Lahat po tayo mahihina. Lahat po tayo ay madaling matukso. At dahil dito, pinakailangan natin ang pagpapatawad. Dapat bukas rin ang ating puso sa isa't isa na magpatawad tayo sa isa't isa. Dahil
pinatawad tayo ng Diyos. Handa rin na tatanggap tayo sa isa't isa dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mamuhay at mabuhay uli sa buhay na ganap at kasiyasya dahil tinubos tayo ng ating Poong Hesus Nazareno. Nahanda tayo na magbabalik loob sa pangalan ng ating Poong Hesus Nazareno sapagkat binayaran niya hindi sa madali na paraan. Napakasakit na pagbayad sa malaking sakripisyo sa daan ng cross. Pasan niya ang cross. Namatay siya sa cross na hindi dapat magkaroon siya ng ganyang kamatayan. Pero ito'y nangyari sapagkat siya ang nagbayad ng lahat ng ating mga kahinaan, pagkakamali, pagkakasala, at sa ating pagkukulang sa ating pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Naway, ngayong panahon ng Misa, atin pong suriin uli ang ating sarili. Ano ang dapat pa nating gawin upang ating masuklian, upang ating matugunan ang napakadakilang sakripisyo ng ating Poong Hesus Nazareno para sa atin sa pamagitan ng ating tunay na pagbabalik-loob. Magbabalik-loob tayo sapagkat hindi tayo pinabayaan ng Diyos at tayo'y pinatawad niya sa kabila ng lahat nating kasalanan. Hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos sa pamagitan ng sakramento ng pagkumpisal. Dapat rin, handa tayong mapatawad sa isa't isa at mamuhay sa pagmamahal sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad ay magatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapagatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim na nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa, naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak. Ito handog ng iyong bayan.
kasama, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming ando ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay karugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay, upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamasnang pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalurgan at ang pagpakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita na yung Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at mula hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos na ang kabiyak ng puso niyang sanusi. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na magagaling na utos at turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tila'y salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Amen.
Satanan, sabi masumpungan, Panginoon, iyong hinungin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawiin, aming puso'y iyong panatagin. Ang tugong inialay, ang duksa amin ay bungay. Nawa kami maging daan ng paghinom sa iyong bayan, Panginoon, iyong hinungin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawiin, aming puso'y iyong panatagin. Manahanawa ng pag-asa, liwanag sa aming pangamba, Panginoon, iyong hinungin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawiin, aming puso'y iyong panatagin. Dusa't sakit iyong pawiin, aming puso'y iyong panatagin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 7, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion, tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa May BPI Quezon Boulevard at sa St. Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 6, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraanaway. Ang inyong panalangin ay ringgin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong at nagbigay ng donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod, lahat ng mga narito at nakiisa sa atin sa ating pagdiriwang ngayong unang Martes ng buwan ng Marso, Martes ng ikatatlo na linggo ng Kwaresma o apat na po na araw paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Tandaan po natin, tayo'y tinatawag ngayon na magpahayag ng awa at pagpapatawad sa ating kapwa. Sapagkat kung tayo ay may awa at tayo'y nagpatawad sa isa't isa, patawarin tayo sa ating Panginoong Diyos at bigyan tayo ng buhay na ganap at ikasiyasya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Inipintuo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaralan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro
Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin.